Magandang araw sa lahat ng viewers, listeners at subscribers sa aking channel. Ang kwentong inyong mapapanood ay may pamagat na ginawa ko na ang lahat, pero siya pa rin ang hinahanap. Panoorin niyo hanggang dulo at magbigay kayo ng opinyon sa kwento. Hating gabi na nang makauwi si Shelly sa kanilang tahanan. Siya ay isang call center agent. Matangkad, mahabang buhok, at maputi. "What a tiring day," sambit niya habang hinubad ang kaniyang uniforme. Naghilamos muna siya bago matulog. Rest day niya kinabukasan, kaya mahaba-haba ang kaniyang pahinga. Patulog na sana siya nang biglang tumunog ang kaniyang cellphone. Ito ay notification na may nag-like at comment sa kaniyang photo sa Facebook. Ito ay galing sa isang lalaki. Medyo familiar sa kanya, pero di niya na maalala kung saan sila nagkita nito. Nag-reply lang siya sa comment at pumikit na siya. Kinaumagahan, inopen niya ang kanyang cellphone. May nag-missed call sa kanya. Sobrang pagod siya, kaya di niya ito nasagot. Maya-maya, tumunog ulit ang phone niya. Ito ay message galing sa isang lalaki. "Hi, Lister here. Kumusta ka? Naalala mo pa ba ako?" Di agad nag-reply si Shelly dahil nag-enjoy sa kanyang breakfast. Maya-maya may nag-message ulit. "Hi. Din maata ako sa iyo." Tinapos muna ni Shelly ang kanyang pagkain at sinagot na ang lalaki. "Hi, magkakilala na ba tayo?" tanong ni Shelly sa lalaki. "Yes. Naalala mo yung nag-birthday ang kasama mo sa work na si Cindy? Ako yung isa sa kaibigan niya. Nakita na kita sa pool kasama ang kapatid mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Sobrang ganda mo pa rin." Talaga? Ikaw yung may kasama babae na medyo nalasing, di ba? Binigyan ka pa nga ng kumot kasi parang nilalagnat ka." Naalala na kita. "Nilalagnat ka ba noon?" tanong ni Shelly kay Lister. Oo, may lagnat talaga ako noon, Ship." Si Lister ay engineer. Matangkad at guwapo. "Wait, can I call you? Kahit walang video, kung okay lang sa'yo. Pero mas maganda kung may video," saad ni Lister. "Sure, why not?" Tumawag si Lister kay Shelly at inabot ng 2 oras ang usapan nila. "So, can I invite you for a coffee? Bukas ng gabi. Susunduin kita sa bahay niyo, alam ko naman ang bahay niyo eh. Kung okay lang sa'yo." Teka, pag-isipan ko." "Huwag mo nang pag-isipan." Okay, sige, rest day ko naman. Okay, see you," sabi ni Lister. "Okay," sagot naman ni Shelly. Napabuntong hininga ang dalaga dahil di niya alam kung bakit in-invite siya. Sa sala, "Anak, di ba sabi mo alis ka? Anong oras na? Anong oras ba ang alis mo para maipahatid na kita sa kapatid mo?"
Huwag nanay, may susundo po sa akin. Mamayang alas 7 pa naman po. Ah, okay, sige. Maya-maya, tumunog ang phone niya. To a message galing kay Lester. Hi. Susundin kita 6:45. Andyan ako. Nakabihis na si Shelly at napakaganda sa kanyang kasuotan. Siya ay nakapantalon lang at naka-off shoulder. Sobrang bagay sa kanya ang kanyang damit dahil siya ay maputi at makinis pa. Nilugay lang niya ang kanyang buhok. Eksaktong 6:45 dumating ang sumundo sa kanya. Habang binabaybay nila ang kabaan ng dinaanan nila, tahimik lang si Shelly sa likod. Dumating na sila sa lugar. Pumasok silang dalawa at tumungo sa second floor. Umorder sila ng coffee at iba pa. Masarap pala ang mga inumin nila dito. Daming tao sa baba, sabi ni Shelly. Oo, masarap talaga dito ang mga pagkain nila. Lalo na yung coffee nila, di ba? Sa lugar na ito, dito rin mismo sa inupuan natin. Dito ako nawasak. Gumuho ang mundo ko. Hiniwalayan ako ng aking ex sa walang kwentang dahilan. Di ko alam ang gagawin ko noon. What? Sorry to hear that. I thought nag-asawa ka na eh. I can't believe naghiwalay kayo. Sobrang sweet niyo pangalan GF mo eh. Nung nakita ko kayo, sabi ni Shelly. Napabuntong hininga si Lester. Noon, naniniwala ako sa forever. Ngayon, depende pala sa dalawang tao ang forever. Kailangang dalawa kayong magpahalaga sa relasyon, hindi lang isa. Sa case namin, ako lang ang sobrang nagpahalaga sa ex ko. Siya, di ko alam, bigla na lang nagbago, di na nagpakita. Ikaw ba siya? Nagkaroon ka ba ng boyfriend? Naranasan mo na ba ang umibig? Tanong ni Lester. Matagal na kaming naghiwalay at hindi na ako tumatanggap ng mga manliligaw. Focus na ako sa aking pamilya and of course sa aking trabaho. Ang daming napag-usapan ni Shelly at Lester. Umabot pa sa point na naiyak si Lester. Dalawang taon na ang nakalipas nung naghiwalay sila ng kanyang girlfriend na si Anne. CR mo na ako ha? Aksidenteng nahawakan ni Lester ang kamay ni Shelly. Doon ka. Doon ang way papuntang CR. Okay. Sige. Mag-aalas 11 na ng gabi. I need to go na. It's nice to meet you and nice talking to you. Madaldal ka pala at iyakin. Joke lang. Hinatid ni Lester si Shelly. Kinaumagahan, maagang gumising si Shelly dahil balik trabaho na ito. Ma, kung di ako makauwi ng alas 6, mauna na lang po kayong kumain ha, sabi ni Shelly sa kanyang mama. Sige anak, sige maaalis na ako. Sige, iningat ka anak. Sa opisina, biglang tumunog ang phone ni Shelly. Hello? Lester? What's up? Anong meron? Wala lang. Meron sana akong sasabihin sa'yo.
Ano yun? Pwede ba kitang sunduin after work? Tanong ni Lester kay Shelly. Ha? Bakit? Sige na, huwag ka nang tumanggi. Ito ka na naman. Sige. Parang nabubulol si Shelly. Sinundo ni Lester si Shelly at hinatid sa bahay nila. Salamat sa pagsundo mo sa akin, paghatid. Pumasok ka muna sa loob. Huwag na siya, alis na rin ako. Parang umaambo na ata. Pasok ka muna. Umaambo na. Sige, salamat. Panay ang tingin ni Lester kay Shelly. Parang matutunaw ang dalaga sa kanyang mga titig. Magpapaalam na ako, sabi ni Lester. Sige, salamat ulit sa effort niyo ha. Mag-ingat ka pa uwi, sabi ni She kay Lester. Dumating ang tatlong buwan ng paghatid at sundo ni Lester kay Shelly hanggang sa inamin na niya ang kaniyang nararamdaman sa dalaga. Personal niya itong pinuntahan sa bahay at nagpaalam sa kaniyang mga magulang. Mismong araw na yon, sinagot ni Shelly si Lester. Maayos naman ang kanyang paniligaw at may basbas naman ito ng mga magulang ni Shelly. Hindi mo lang alam, unti-unti na akong nafo-fall sa'yo. Ikaw kasi ang kulit, sabi niya kay Lester. Makulit ba ako? Sabirong sagot ni Lester. So, tayo na ba? Ano pa ba? Idi tayo na, sabi ni Shelly. Hinalikan ni Lester ang kamay ni Shelly. Salamat siya at di mo ako tinanggihan. Kung tatanggihan ba kita, papayag ka? Siyempre hindi, sabi ni Lester. Dumaan ang dalawang taon ng pagiging magkasintahan nila. Naulit ang kanilang pagsasama sa isang lugar. This time, ibang lugar na naman ang pinuntahan nila, yung tahimik at sila lang dalawa. Pumasok sila sa isang room at nagpahinga. Nakatitig si Lester kay Shelly. Sobrang ganda mo talaga, mahal ko. Tumabi si Lester. Hinawakan niya ang bewang ng dalaga. Sabay kiss sa lips. Di naman nakailag ang dalaga dahil gusto rin naman niya ang ginawa ni Lester. Unti-unting hinawakan ni Lester ang dibdib ni Shelly habang patuloy sa paghalik. Nakapikit na lang si Shelly at hinayaan ang binata sa anumang gusto niya. I love you, mahal. Mahal na mahal kita, sabi ni Lester kay Shelly. I love you too, mahal. Salamat sa lahat ng pag-intindi mo sa akin, sagot naman ni Shelly. Natapos ang gabi na may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi naman nagsisi si Shelly dahil mahal din naman niya si Lester. Sa hotel, nagpalipas ng umaga ang dalawa. Pagkatapos nilang mag-breakfast, hinatid na niya si Shelly. Habang papauwi na si Lester, biglang may tumawag sa kanya. Hello babe. Excuse me, may know you po? Bakit mo akong tinawag na babe? Tanong ni Lester sa babae sa kabilang line. Si Annie to babe, di mo ba ako nakilala? Ann? Of course I know you. Ikaw lang naman ang nagwasak sa aking puso noon. Babe, I'm so sorry. Di ko intensyon na ganunin ka. You know that I love you. Pinagbigyan ko lang sina mama at papa dahil pag hindi ko sila sinunod, magagalit sila sa akin. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan kahit doon sa dati nating tagpuan? Pakiusap.
ni Ann. Mawala akong time. Meron pa po akong mga gagawin. At saka, magagalit ang girlfriend ko, sagot ni Lester. Alam ko naman na may GF ka. Nakikita ko kayo sa mga post niyo. Yes, in-stalk ko kayong dalawa. Many times na pag tiningnan ko kayong dalawa, nagsiselos ako. Wini-wish ko na sana ako na lang. Nagsisisi ako kung bakit sinunod ko sila mama. Ako ang naghirap. Muntik na akong magpatiwakal. Sobrang depressed na po ako noon. Alam kong mahal mo pa rin ako, babe. Dahil sinabi mo sa akin, wala ka nang ibang mamahalin kundi ako lang. Pumunta akong Japan para tuparin ang pangarap ng aking mga magulang. Natupad ko na, hindi ako nagpaligaw sa iba. Nagpipray ako palagi na sana dumating ang time na magkita pa tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, babe. Maipawaliwanag sa inyo ang lahat. Dumating si Lester sa kanilang tagpuan dati ni Ann. Si Ann ay nakaupo na sa mesa. Hinalikan ni Ann si Lester sa lips. Di naman nakaiwas si Lester dahil biglaan. So what makes you decide to come back here? Tanong ni Lester. I came back because of you. I am now ready. Wala nang malakit sa atin, babe. Napayo ko si Lester. Nag-iisip ng isasagot. My girlfriend ako. Ayoko siyang saktan. Mahal mo pa ba ako? Tanong ni Ann kay Lester. Uwi na ako, saad ni Lester. Sagutin mo muna ako, babe. Mahal mo pa ba ako? Ann, alam mong mahal kita. Pero di mo ako pinaglaban. Iniwan mo ako sa ere. Wasak na wasak ako at tanging si Shelly lang ang aking sandigan nung ikaw ay nawala. So itigil na natin to. Sorry sa lahat, Les. Mahal ko ang aking mga magulang. Kahit mahirap sa akin, tiniis ko ang lahat. Ngayon, nandito na ako. Andito na ako para sa'yo. Di napigilan ni Lester na maiyak. Maya-maya tumunog ang phone ni Lester. Hello, mahal ko. Mahal na mahal kita. Di ako makatulog, naisip kita, saad ni Shelly. Matulog ka na, mahal. Mag-umaga na, oh. Mahal din kita, sagot naman ni Lester sa text ni Shelly. Umalis na si Lester habang iyak ng iyak si Ann. Kinabukasan, nag-post si Ann ng isang cryptic message. Wala siyang pinatatamaan, pero parang nga sa dalawa. Habang si Lester naman ay naguguluhan, mahal niya si Ann. Dahil ito ang kanyang first love. Hindi niya maalis si Ann sa kanyang isip kahit sila na ni Shelly. Mahal din niya si Shelly. Dahil ito ang kanyang sandigan at lakas noong siya ay wasak na wasak. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Ayokong saktan si Shelly, ang aking girlfriend ngayon. Mahal ko siya, Lord. Di ko rin maalis sa aking isip si Ann. Ano ang aking gagawin? Bakit ba kasi kailangan ganito? Mahal, bakit matamlay ka ata? May problema ba? Tanong ni Shelly kay Lester. Wala, mahal. Mainisip lang ako. Pero wala to. Kumain ka na ba? Takain tayo dun sa unahan. May masarap na foods sa restaurant na yan. Sige, mahal. Kain tayo doon. Pagkatapos kumain ng dalawa, nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Lester. Kaya pumasok muna siya sa CR. Naiwan ni Lester ang kanyang phone sa table nang biglang tumunog. May nag-chat galing sa isang babae.
Ayaw na sana niyang i-open, pero parang may naghila sa kanya na i-open ito. Nung inopen ni Shelly ang cellphone ni Lester, nakita niya ang chat ni Anne. Biglang gumuho ang mundo ni Shelly. Hindi siya nagpapahalata na may nabasa siya. Pero tahimik na tahimik siya sa sasakyan. Hindi siya nagsasalita. Mahal, what's wrong? Mahal. Uy, bakit ang tahimik mo? Wala mahal, wala to. May problema ba mahal? Nang biglang tumulo ang luha ni Shelly. Alam ko mahal. Mahal mo pa rin si Anne hanggang ngayon. Aminin mo man o hindi, itangkita ko sa mga kilos mo na may dinadala kang problema. Hindi ako magagalit sa iyo dahil mahal na mahal kita, kundi umagalit man ako sa aking sarili dahil di ko mapigilang magkagusto sa iyo. Maiintindihan ko kung iiwan mo ako. Malungkot na sinabi ni Shelly. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal kita at alam mong ikaw ang mahal ko ngayon. Oo, ako nga ang mahal mo. Pero siya pa rin ang nasa isip mo. Masakit to para sa akin, pero ayokong makita kang ganyan. Mas ikakasaya ko kung masaya ka sa taong gusto mo at magpapasaya sa'yo. Sa mga viewers, ano ang inyong reaksyon? Ano ang inyong masasabi? Abangan ang next kwento. Salamat! Basta't umigay.